And in one naman si Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa na may kinalaman umano ang Maote Group sa assassination plot laban sa kanya. At dahil kay de la Rosa, kumikita kasi mula sa drug money ang naturang rebelde grupo, si Lala Babilonia sa detalye. Sinabi ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na maaring drug war ng pulisya ang nasa likod ng assassination plot laban sa kanya na umano'y plano ng Maute Group. Kamakailan pumunta si de la Rosa sa Mindanao State University ang kanyang alma mater at kinumpirma ang nasabing assassination plot. Aniya, kumikita ng drug money ang Maute Group kaya maaring may koneksyon ito sa pagbabalik ng pambansang pulisya ng kanilang anti-illegal drugs operations. Hindi pa na-establish talaga ng mga investigators kung ano yung motive. Pero if you are to ask me, it's very obvious that this Maute Group is being fed with drug money. Sa pagbisita ni De La Rosa sa lugar, dalawang improvised explosive device ang narecover. Isa sa Mindanao State University mismo at isa naman sa kalsada kung saan dadaan ang convoy ni De La Rosa. Hindi naman nagtagumpay ang mga salarin sa plano nila dahil sa higpit ng seguridad at sa dami na rin ng tao. Sa kabila niyan, hindi plano ni De La Rosa na magdagdag ng security. Sa akin ito, trabaho lang. Trabaho lang. So, I will be sacrificed for doing my job, then so be it. I'm not afraid to die. Samantala, hindi naman maipapangako ni De La Rosa na hindi gaano magiging madugo ang magiging nilang anti-drugs operations ngayon. Pero anya, ayaw din ng PNP na makapatay ng kanilang suspect. How I wish talaga sana na we will achieve a drug-free society without bloodshed. But it's very impossible since it's going to be a war because this itong mga drug lords, as they said, will not just leave their drug trafficking business just like that. Para sa PTV News, Lala Babilonia.